What's up mga ka-Refa Figs? Refa Fish! Kumusta? Sana ay okay kayo dyan, no? Kanakala po sa inyong lahat, Refa Pig! Amay, amay, amay. Dahil. Welcome to Refa Pig! Amay. Kanakala sa inyong lahat, welcome to Refa Figs TV! Ngayon, ang next step after magawa itong ating concrete fish pond ay lilinisan naman natin siya after two, bali ano na siya, mahigit, may 2 days na siya, napatayo na siya. Ngayon ay ang gagawin natin ay lilinisin natin, tapos iimbaka natin ng tubig para ma-dissolve or bumaba yung mga chemicals ng mga materyales na ginamit sa paggawa nitong concrete fish pond para hindi ma-toxic, no, para hindi malason pati yung mga isda, no. So ayan siya. Nilalagyan ko na siya ng tubig. Kare pa bali. Ayun nga, no, bali nakapag nilagyan ko na siya ng ano, nilalagyan ko siya ng tubig. Ayun. Tapos na-brush ko na siya, yung gilid, totong gilid. So, na-brush ko na yung gilid. Ayan. So, ngayon, yung flooring na lang. Tapos, lalagyan natin tubig, no? So, ayan, wait lang, ha? Nga pala mga karepa, no? So kung ayaw yung napapagod na mag ganito, pwede kayong mag-install ng diretso na sa gripo. Lalagay nyo rito, kahit saan nyo pwede nyo ilagay para bubuksan nyo na lang na mga karepa. Pero ako dahil hindi ko na nilagyan kasi pwede ko namang itali dun sa may dulo nakaganyan, pwede yan. Ayos lang yan. Kasi malayo yung ano eh, yung gripo eh nandoon sa may bulak sa may bulaklak na yun.
sa ngayon sinusubukan kong ano kasi medyo yung pagkakagawa no hinabol nila yung ano saka kasi mga karepa no yung pagkakagawa nila yung lalabasan ng tubig nitong pan natin medyo ano mababa yung ano sabi ko kasi paste plant na papunta rito sa first chamber no ang problema naman pag tinaasan nila yon kakapal naman yung ano so may konting error no so hindi ko alam kung anong gagawin kasi ito tignan nyo ah kasi tignan nyo mga karepa no may tubig na yan no pero yung tubig niya rito sa first chamber konti pa lang so yung pressure niya siguro kung tataas yung tubig tataas din yan pero ang tanong ko dyan aabot ba siya rito sa overflow niya di ba eh paano kung konti pa lang ano maliliit pa lang yung isda ang plano ko ay mga wala pang 50% eh yung tubig so tingnan natin yung mga gawang paraan ayan no konti pa lang yung tubig oh. So sana mag overflow siya para ma-filterize yung ano kasi kung hindi siya mag overflow hindi magra-run yung ano kaya any suggestion mga karepa no any suggestion kasi ayun eh ayun yung pinaka ano niya eh ayun yung pinaka labasan niya ng tubig eh papunta siya rito dito sa first chamber ang problema yan oh konti pa lang yung tubig so syempre mientras tumataas yung tubig mape-pressure siya mag labas ng tubig dito sa first chamber no so tignan natin siguro pagka medyo mataas na yung tubig baka tataas na rin ng gusto yan i-update ko kayo mga karepa no kasi yung second at third chamber hindi pa naman natin problema yan eh once na mapa-overflow natin siya rito ayan na hindi na natin problema yung second at third chamber na yan kasi sa third chamber meron siyang pump na tutulak papasok sa loob ulit yung tubig eh so ito na yung first second bali after na magawa yung concrete fish pan nyo ito na yung pinaka first step no kailangan i-dissolve yung mga ano yung mga residual na ano na chemicals no ng mga materials na ginamit gaya nung nilagyan natin siya ng kumbaga sa Pilipinas Sahara pero dito anti-leakage solution yung inilagay sa ano sa hinalo sa simento no tsaka yung mga buha-buhangin siyempre kailangan maialis yan yung sa pader okay na yan nalinis na yan na-brush ko na yan mula kaninang umaga pero yung ano pero itong nasa ilalim dahil nga hindi maganda yung kanyang pagkaka flooring so siguro i-drain ko siya mamayang konti bago ko siya istakan ng tubig ng 3 days no so i-drain ko muna siya para matanggal ko yung mga buhangin na matitira no kasi hindi pwedeng makain yan eh yan update ko kayo mga karepa no sa ngayon yan muna no sa ngayon tumataas naman siya oh ayan tumataas naman siya so ibig sabihin lang kapag ka ganyan na karami yung tubig niya 3 inches eh yan yung tubig na may lalagay niya dyan no so observe lang muna tayo no otherwise no nakikita kong solution babaan ko tong ano ko bababaan ko tong overflow ko maglalagay ulit ako ng overflow dito sa ano pero tingnan natin isukatin muna natin sa 50% kapag 50% na yung tubig niya tignan natin kung hanggang saan yung tubig dito sa first chamber no sa mechanical chamber niya okay mga karepa so yun na lang muna medyo matagal yan kung hintayin natin yan eh haba yung vlog natin no
Sa ngayon, yan yung ginagawa nating step para bago tayo maglagay ng fingerling sa fish pan natin, no? Ano nga mga karepa, ang tubig niya nasa siguro mga ganito na yung tubig niya, no? Ganto. Yan, so 3 inches na yan, no? 3 inches na ba yan? Yan, mga 3 inches na siguro yan. So, pumasok naman siya yung tubig yan. So, tignan na lang natin kung hanggang saan talaga yung magiging ano ng tubig. So, okay lang yung overflow na ito. Kumbaga, overflow this one para sa pagtaas ng tubig, no? Pag malalaki na sila. So, siguro ang magiging remedyo na lang nito, maglalagay ulit ako ng overflow sa baba naman. Para kung ang tubig ay 50% lang, no? Para kung ang tubig ay 50% lang, so, mag-overflow pa rin siya. So, kulang, no? Ang nangyari lang, kulang lang yung paglalagay ko ng overflow. No, kasi may point naman kung tag dito, kung 50% siya at kung ipupull ko naman siya at malalaki na, eh ganun pa rin, kailangan pa rin niya ng overflow. Kahit sa 50% mag-overflow siya, sa chamber 2 pa rin yung ano niya, ang bagsak niya, no? So tignan natin, konti pa lang naman yung tubig mga karepa. Ayan pa lang, ayan. Yan pa lang siya. Yan. Ewan ko kung nakikita nyo kasi medyo maaraw. Yan siya. Medyo mahina yung tubig natin eh. So, yan. Wala pa to. Chamber 3. Tsaka itong second chamber wala pa yan. Kasi hindi nga nag-overflow pa eh. Yan. Pero nilagyan ko siya ng tubig para yung dumi niya maipon muna. Yan. Yan ang update mga karepa. Tingnan natin hanggang mamaya, no? Kasi medyo matagal ang ano yan, paglalagay ng tubig. So, tingin ko isang beses na lang natin siyang hindi ko na muna lilinisin yung sahig. Kapag dinrain ko na siya, tutuyuin ko tapos doon ko siya wawalisan. Tsaka ko siya ilalagyan ng pinaka-final natin na tubig, no? Kasi medyo malaking mahal sa tubig eh, dahil Demetro yung tubig eh, hindi naman deep well. So, let's see, no, mga karepa. Ayan. Tataas din yan. Okay. Bali, ganyan ang mangyayari mga karepa kapag magdadagdag ako ng tubig. So, ganyan ang mangyayari. Napaka easy lang sa kaya hindi ko na dinirekta sa gripo, no? Napakadali lang. At mas mataas siya, mas malakas pa yung ano niya, oh. Okay, mga karepa. Okay. Yan mga karepa, no? If you like this video, please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Mga kinig, kaya loop, kot, titam, kot, kaling, kot, subscribe, kot, like, kot, say, hi, nena. Bye! I love you! I love you!